Magandang araw mga ka-channel. Welcome again to FTV for another episode of Tech Tips, Tutorials, and App Recommendations. So ka-channel, umaten tayo ng Google Meeting. Ano? Umaten tayo ng online meeting. Umaten tayo ng Zoom video conferencing. Tapos nangyari na yung meeting. So ang tanong, paano ba chinecheck yung attendance ano, ng mga participants doon sa online meeting? Naisip ko na ba? Ano, titingnan isa-isa yung bawat mukha, bibilangin? Hindi siguro, ano? May pag-uusapan natin. So, bago yon, gusto kong mag-subscribe ka kung bago ka lang dito. Paki-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga tech tips and tutorials na kagaya nito. So, kung nagawa mo na, tara, pag-usapan na natin. Okay, ka-channel, nandun po tayo sa ating desktop. So, gagawin natin paano mag-check ng attendance sa ating online class gamit ang Google Meet. So, ang una natin gagawin ay punta tayo sa Google. Type tayo ng Google Chrome. Type tayo ng Meet Attendance Chrome Extension. So yan, automatic po siya. Click lang natin yung nasa unahan. Pupunta tayo dito. And then, piliin natin yung unang link. Click po natin yan. Okay, so dalhin tayo dito. Makikita natin, ano? Ito yung kanyang icon. Check. Then add to Google Chrome. Click natin yung add to Google Chrome. So, dapat ito yung itsura niya ng mga channel. So, add to Google Chrome. Okay, so, tatanungin tayo. Add Google Meet to attendance. Add Google Meet attendance. Click natin yung add extension. So, add extension. Okay, matapos sa process, ito ang ipapakita niya, no? Sabi dito sa pop-up dialog box. Google Meet attendance has been added to Chrome. Use this extension by clicking on this icon. So, ito yung icon niya, check. Yung green check icon. Okay, so, meron siyang options to get your extensions on all your computers. Turn on sync. No, pwede natin i-turn on yan. Turn on. Sync natin. Kumbaga, para lahat ng inyong account ay pare-parehas na may Google extensions. So, nasan yun? Okay. Kung gusto naman natin i-remove, ano, meron siyang remove button. No? So, this time, hindi natin siya i-remove. So, paano siya gamitin? So, para gamitin ang Meet attendance, no? Google Meet attendance Chrome extension para sa Google Meet. Ito tayo din sa Google Meet attendance icon, no? Ito siya. So, green check. Click natin. So, may lalabas dito. Sabi niya, Google Meet attendance only runs in an active meet. So, gumagana siya kapag may active na meeting. No? So, may mga link siya, no? Meron siyang Facebook page actually, ano, kung paano siya gamitin, ano mga updates dito sa extension na ito. Pangalawa, mayroong help, ano, how do I use this? Pwede natin i-click yan. Click natin yan, ayan, ano. Ayan, may mga credits pa at mayroong mga contacts, ano, contact details. Okay, so para gumana, click natin start meet. Subukan natin mag-start meeting. Okay.
Okay, ka-channel. So, nandito na tayo sa loob ng meeting room sa Google Meet. So, merong nagjo-join habang ako'y naghihintay. So, i-admit natin siya. Ayan. So, kung mapapansin nyo mga ka-channel, dito sa icon sa taas, sa people icon, click natin. Dalawa na kami. Ano? And then, paano natin ngayon i-check yung attendance? Mga ka-channel, nandito na ako dito, nandito na ako sa meeting room at meron ng nagjo-join sa ating meeting room. So, i-admit lang natin siya. Exit lang natin yan. Okay. So, ka-channel, mapansin nyo dito sa panel sa ilalim, merong check button. No? Kagaya ng nandito sa taas, no? Yung Google Meet Attendance Chrome extension. Ibig sabihin, plug in dito sa Google Chrome para sa Google Meet. So, pag kinilip natin yan, pag kinilip natin ito, may lalabas na panel sa kaliwa. Ano? Ito yung nagtatrack ng attendance. For example, si Cherilyn Panganiba na nag-host ng meeting and then nag-join ako, for example, natatrack natin yung attendance. Ano? So, nakalagay dito, para mag-update siya, nakalagay dito, iisa pang mag-update siya, click natin itong people icon, and automatic, i-update na yung attendance list. No? So, ano yung mga options dito sa Google Meet panel? Load the previous file. So, kung click natin yan, maglo-load tayo ng dating attendance. Let's say, for example, ito siya, no? Ayan. Class A, you know, halimbawa, yung June 3, dating attendance yung June 3, i-upload natin. So, ilalagay niya dyan. Okay? Ayan siya, no? Yung June 3. Pwede nating i-clear attendance check. I-disable natin. Kapag tapos na tayo mag-check, i-disable na natin. Yung pagka check ng attendance. Ito naman ay burahin. So, update na siya, no? Ito naman isa ay current start time. Anong oras nagsimula yung meeting? Ito naman isa, monitor who is present on the call. Okay? Monitor who is present on the call. And then, ito ay save attendance as CSV file. Ito yung mahalaga mga ka-channel. Isi-save yan na yung attendance natin na kasalukuyan as CSV file. So, click natin yan. So, magagawa siya ng Excel file. No? So, buksan natin. Kono itsura. Okay. So, ayan ang itsura ng attendance na kasave sa CSV file. Ano? Yung name ng mga attendees and anong time nag-log in o pumasok sa meeting room, pati ang date ng meeting room, ng itsura. So, mayroon na tayong attendance in Excel file. Okay? At yung isa namang option ay save attendance as an HTML file. So, sinabi natin HTML file mga ka-channel, ito ay parang web page. So, try natin. Matapos natin may download yung HTML file. So, hanapin natin siya. Buksan natin. So, ito yung itsura ka-channel ng ating Google Meet attendance in HTML file format. So, para siyang web page. So, no, kung makikita nyo, dumagdag siya sa Chrome browser page na isang tab. No? Ito siya, no? In a colorful fashion, in colorful format. Ano yung class, ano yung date ng date ng meeting, at anong time nagsimula. And then, yung mga names ng mga attendees. No? So, ganyan mga ka-channel.
maggawa ng attendance sa Google Meet attendance extension. Okay? So, that's it. Kung hindi nyo po masyadong nauwaan, pwede nyo pong ulit-ulitin yung video. So, thanks for watching. This is RF always saying, share something good because it is good to share. See you on my next video. But before we end, here is our soul food of the day.